Yan, so kakatapos ng kuhanan ng blood si sir. So, i-check muna. Sir, ilan taon na po kayo? Ilan taon na po kayo? Sumasakit na yung mga genes niya, di ba? So, pinakikita ko po, bagamat yung napakasigit po ng kanyang dugo, nakakasin niya po itong gitna na ito. Yan yan po ay natawag na mataas po ang uric acid niyo po. Okay? Sa uric acid po, dala po yan ng pag-inom natin ng drink, dala po yan ng pagkain natin ng sobrang unang-una, pagkain po natin ng mga mayayaman sa protina, yung tinatawag na manok baboy baka, kumakain po tayo ng tinatawag na isda, kumakain po tayo ng mabutong gulay, kumakain po tayo ng tinatawag na mga mani. So lahat po siya, nagkukos po siya ng uric acid. Okay, bakit po siya nagmamanifest sa katawan natin? 100% tayo po talaga kasi, kailangan natin yung protina. Ngayon, pag hindi po natin siya na-consume, o yung energy po natin, hindi na po natin nagamit, magiging uric acid po siya. Yung uric acid na yan, yan po yung sumisira ng himay-may ng ating laman. Kaya napakasakit po yan. Okay? So ang gagawin po yan, ng mga ibang nagpo-practice po, sasabihin niya, bawal ka na kumain ng sobra sa pagkain ng manok, baboy, baka. Bawal ka na sa pagkain ng mayaman sa buto. Buto ng lahat ng mabutong gulay. Bawal ka na rin kumain ng mani. Eh, lahat nga po yun masarap eh. Eh, lahat nga po yung kailangan ng katawan, except budo yun sa karni. Ang puntos ko, meron po kayong tinatawag na hormonal imbalance. Pag sinabing hormonal imbalance, hindi po balanse ang mineral, hindi po balanse ang vitamina, hindi po balanse ang enzyme. Okay? Sa case nyo po, dapat po yan, mapapansin nyo po yung dugo nyo, halos wala ko kayo makikita. Yes, moving. Tama? Pero sobra pong acidic. Wala po kayo makikita na kahit isang cell po ay bilog. Lahat po siya halos sira. Okay po? Ang puntos niyan, yung samahan pa natin, yung paglanghap natin ng carbon monoxide, isa siya nakakasira, kaya mapapansin nyo, sir, yung tulog nyo hindi maganda. Tama? Ngayon, pag nasandal po kayo, inaantok po kayo. Pag nasobran po kayo sa busog, inaantok po kayo. Tama po, mali? So, sa case po na yan, sobra po ang acid niyan. Kaya nga po, nagustuhan ko po yung Synergreens natin. Why? It's a 100% alkaline. Hindi na, actually, ganito po yan. Maganda po yung alkaline water. Pero, hanggang dun lang po sa stomach. Pero, ang kailangan po ng dugo natin ay ma-alkaline din. Okay po? So, ang Synergreens po natin ay napakaganda pag sobra pong acid ang meron sa ating nasa dugo. Ngayon, pag umiinom po tayo, mapapansin nyo, unti-unti po gumagana yan. And within 5 minutes, yung response po niya sa dugo nyo ay, actually, may isa po kami product, alam niyo kung magkano po isang product, sa ibang company po yan ha, ayoko na po magbanggit ng pangalan. Ang isang capsule po nila ay 67. So, pag may concern po yung pasyente, CA po ang natawag, pero CA lang po tinatawag namin, pero talaga in medical term, ang tawag po yung cancer. So, ang ginagawa po namin, yung tatlo-tatlo. So, tatlo sa umaga, tatlo sa tanghali, tatlo sa gabi. So, pagkawas na, may isa pang partner yun. May ganun din, kaya madugo po siya. Kaya nung nagulat po ako, yung ating Synergreens sa cost only 65 pesos. So, di ba napaka-mura? Kung tatanggalin niya po yung bumida nung last 2 years ago na nakalagay sa bote, tanggalin niya po yung asukal, okay? Mapapansin niyo 3 grams din po yun. Pero hindi pa po siya ganun ka-powdered. Yung atin,
powdered na powdered. Kumbaga, hindi mo talaga siya, pag ininom mo siya, parang akala mo, pag inipan mo nga, mawawala yung filter of thing eh. Diba? So, ganun po. Yes. Kung ito ang alak, kasi mas maganda po kasi yung Synergreens pag wala po yung empty stomach po. Empty stomach po na best. Why? Kasi yung kinain natin, umano po siya sa stomach because of hydrochloric acid. Ngayon, papasok po yung ating Synergreens. Eh, ang target niya, tanggalin yung acid na nandun sa bituhan nyo kasi naglabas siya ng acid eh. Yun ang mawumutay, pero hindi na siya makakapasok dun sa ano. Kaya mas maganda po, empty stomach, diretso po sa duodenum, diretso po sa small intestine, at dun siya sa sabog. Dun siya kakalat, hindi na siya dadaan ng iba't ibang organ, kundi dun na siya mag-spread out sa dubo. Yung po ang pinaka-the best, kasi kung may kasama pa siyang pagkain, ang dami niya po niya munang tatanggalin yung acid bago po yung dubo. Kaya empty stomach is the best. Months po pa yung, kumbaga, after a month? After a month nyo po gamitin ang ano nyo, makikita nyo po yung skin nyo. So, 1 month or? Yes. Opo. 1 month nyo pong gamitin. Every 2 hours? Para sa singaw tayo pinag-uusapan natin. Ah, sige, pamula na po yung singaw natin. Mag-back to ano po tayo. One sa shake. So, yeah, back. Actually, pawalan mo. Ang uulit-uli yan. Kaya ka? Uulit-uli yan. Gamit ako. Yan yun, uulit yan. Sige, mong, balik tayo ka, sir. Agad ko lang ha, hindi po lahat magagawan po ng live blood analysis. Magkakandak po tayo by this coming Monday para dun po mismo sa ganitong function. So sa ngayon po, presentation, mag-undergo lang po tayo ng 4 hanggang 5 tao lang po. 4 lang po pala. So meron na po 2 si sir, tsaka po after taking Synergreens. Teka lang ha. Ayoko ay. Chairman, kayo nga pumili ba? Ako. Last ka may gusto. First time. Pwede naman lahat. Pwede naman lahat sa Alex. Pinukukunan siya ng sample ng blood. Ito yung nakainom na siya ng Synergreens. Ito po yung, test after 5 minutes after po, kung napansin nyo. 5 minutes. I-check po ulit yung blood niya. Yung blood. Kung ano na po yung mangyayari. Yeah, sir. Ito sir, mapapansin niyo po yung blood niyo. Yan po yung kanina dikit-dikit. Ngayon, nagmo-move na yung blood. Yung cells ng kanyang blood cell ng ang ganda na. Grabe ang Synergreens. 5 minutes lang. Ang ganda ng result. Tanggal yung mga acid sa dugo ni sir. Sir, ano pangalan niya, sir? Ramil Batelis. Ah, Ramil Batelis. Ano pong nakita po nyo ngayon? Maganda na po yung blood nyo. Ang recommendation po sa inyo. Okay po ang Synergreens. Recommendation po sa inyo, kasi ang concern po sa inyo yung chest pain. Meron po kayong chest pain. Ano po ang trabaho niyo po? Pagkakasin driver. Yan po. Prone po kayo sa stroke niyan.